yung makikita mo na top contenders dito sa ating TI qualifiers. And right now, they are here to prove kung sino ang mas lamang sa kanilang dalawa. And RSG, of course, we've known them. Kilala naman natin dito yung teams ito. Pero Casey, merong similar sa dalawang to. Parehas silang malawak ang playbook. Sobrang onte ng kanilang tawag dito, ng mga heroes na nauulit. Diba? So for RSG, ayan, meron sila dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron silang 9 na repeated heroes. Whereas dito naman sa ating Polaris, ang repeated heroes lang nila is lilima. Lilima lang, Casey. So talaga namang napakarami nilang heroes na ginamit all throughout this TI qualifiers. And eto na, makikita naman natin ngayon na yung mga pick out nila dito, eh, kumbaga sobrang lakas sa ating meta, 'di ba? Yep. And Polaris dito, they are always using Chen. They play about 3 games sa Chen na 'yan. So, pinrioritize to ng RSG. And I think for RSG, lagi silang takot dito sa ano, sa Enigma. Kaya pinaprioritize din nila. And then, nakuha naman ng Polaris yung isa sa mga hot picks na UD na taas talaga ng win rate. Pero again, they secured the VS na pwede pa actually kunin ng RSG if they want to as a carry. Sabi mo nga, malawak naman yung playbook dito ng RSG. Yes. And we might expect something new for them, no, na pwedeng kunin nga again. But for Polaris, bench pool. Ang tanong ko dito, is this gonna be an offlane bench pool? Kasi nakikita natin yun. Alam natin si Force, ang dami niyang hero dito. Usually nakikita ko sa kanya pag open yung primal V, kinukuha niya. But I think dito, since merong Nyx, hindi nila kukunin yung primal Beast. Beast and Batrider as well. Kumbaga parang mapapako yung primal Beast pagka ganun. Mapaplatan, hindi makaka dire-diretso kung sakali. Naglalaro sila ng Visage JB, yung side ng Polaris. So baka makita natin yung Visage dito sa side ng ano, sa side ng Polaris. But for RSG, carry na lang yung kulang nila dito. Nakita natin kanina yung PA ni MKS na pinabaliktad talaga yung laro sa Sersha. So we might expect that hero again for MKS. Undying, parang ngayon pa lang natin makikita dito sa Polaris. Itong hero na to, together with Lina. Ayan, gaya na sabi ko, napakalawak po ng kanilang playbook. Yung mga heroes na yan, hindi pa po nila nalalaro dito sa ating TI qualifier. So this is something new. Pero, kumbaga hindi na siya bago sa meta this TI qualifier. Since nakita naman na natin yung power spike ng dalawang to. Undying sa laning, Lina, yung kanyang damage output overall, physical and magical. Diba? So LC ang tinanggal dito ng RSG. Dahil nga naman kung LC ang makukuha nila dito, most likely, yun yung pangtanggal dito sa Batrider na ulti or yung lasso. Yes. So, Omni Knight is still open for Polaris. Pwede pa nilang kunin yun as a support. Tapos, mag-offlane Vengeful sila. Pero ang problema doon... Actually, Oracle pa nga pwede dito. Yes, Oracle. Kaso nakabanan dito sa RSG, given na meron silang Batrider. Actually, pwede pa. Basta something na may mga pang-save for Polaris, no? Imagine, they have sustain, they have potential save, the Vengeful Spirit. So, tingnan natin. RC, are they going for that hard carry? Ursa. A hero once again. Ursa! Can be playable dito sa RSG na may tombstone. So, pwede overpower ni Ursa. Pwedeng mabilis lang matanggal yung tombstone. So, isa rin sa mga hero na, of course, pag may Aghanim Scepter na Chronosphere, pwedeng lang mag-pop ng ultimate niya. Yeah. So, isa rin sa mga, medyo worried lang ako na baka makahit siya ni baka makahit siya ni Lina and Vengeful. Pero nandito naman din yung ibang teammate niya, no? There's Batrider, there's Nyx to maybe catch the two heroes para hindi maboset eto si Ursa. Yan. But let's see what's gonna be the answer for Polaris Esports. Kasi as we've told you guys, pwede nga going offlane itong Vengeful Spirit can still be utilized as a support. So hindi pa natin alam hanggat hindi pa po nilalabas ng Polaris yun ngang kanilang last pick.
earlier doon sa ating game number 2 ng T1 versus Talon, we've seen this faceless void carry, mm-hmm. and across the regions talagang gamit na gamit itong faceless void, yeah. 'Di ba? Pero so, JB, ano 'yun? Open pa yung primal beast dito. Nagulat ako, hindi binan ng RSG and lagi 'tong ginagamit ni ano. And there we go. Oh, speaking of, ayan. Hindi ko alam ba't di na ban, pero siguro mukhang ready lang talaga yung RSG sa Primal Beast na pick. So, hinayaan lang nila. And then Polaris, they will be getting that opportunity to once again pick this Primal Beast na. Eto, ha? So far, hindi naman biro din mag Primal Beast yung Polaris. Sila yung nakikita ko lagi gumagamit yan. Four times, actually. And, four times and nananalo naman. 50% win rate, dalawang panalo, 50%. Dalawang talo. So, yeah. That's something na pwede mo pa din naman panghawakan. Anything above 50% is pretty decent. And lalo kung 50-50, ibig sabihin there's a possibility na ma-pull off ito ng Polaris. So, they went for this Primal Beast offlane. And kahit siguro merong next assassin sa side ng RSG, they will try to play this hero. Medyo may katagalan yung pag-pick out nila. So, parang nag-decide na lang din sila na okay, ilabas pa para din natin to regardless. Para talaga pinaka-the best na ano, yes, na pwede nilang gawing offlane. Wala na yung DP, wala na yung Viper, yeah. Wala na yung mga hero. Ayaw mo naman mag-Veno. Isi ko lang sa Kikyam. Polaris, Esports, di ba? Kasi parang yung lane na yon, oh, mapahirapan mo si Ursa, pero how about the team fight? Diba? Yes. Yun yung pinafocus nito ng Polaris. Okay, hindi. Okay, medyo nahihirapan si Force when it comes to that laning phase kasi Ursa nga yan. Hindi siya masyado makakalapit early. Pero yung team fight naman, they have disables, they have catch onto that Ursa. Mm-hmm. So, dun, yun yung panghahawakan ng Polaris Esports. Well said. So, let's just take a look at this game number 1 in a best of 3 series. Ito, laglagan ng muka, mga kaibigan. Unlike dun sa ating naunang serie, bago ito, yun meron pang lower bracket. Literal, laglag ang mukha nila dito sa TI Qualifier, di ba? Kumbaga, this is their chance. Kung sino man yung makakapanalo dito will be securing a spot sa last chance qualifier as well. Di ba? So, there's a lot at stake. At stake dito yes. Sa ano, dito sa series na to. Syempre yung another ano, yung grand finals lower bracket na makalaban mo doon. T1 lang naman. T1 lang naman. Hindi ko naman na lang alam kung ano mangyayari sa'yo. Guys, 13 teams down to 4 teams. RSG, yes. Polaris, Talon, and T1. Ano sa tingin nyo? Yung thoughts nyo dito sa apat ako, na tirang team? Pwede nyo i-comment down, i-comment po sa comment section kung ano yung naging thoughts nyo sa apat na team na natitira dito. For me, Casey, I was not expecting yung Talon to be at the top at the moment. Diba? Tsaka yung execration. I was expecting Talon. Sinabi kayo sa stream ko kanina. Pero bago ang lahat, eto muna. Si Force, epepuwersahin mapabunot ng uproar, stun, porexilern, and Asavius will be securing that bounty. So no first blood just yet. So mabalik lang tayo sa kwentuhan natin regarding these top 4 teams. Execration, isa sa mga paborito. Diba? Pero hindi sila yung nakakuha ng spot and nalaglag nga mukha nila dito sa Neon. Which is, yung Neon, na-eliminate na din naman. Na-eliminate naman ng Polaris. Dito, so, ng Polaris. So, for me, 50-50 yung ano ko dito, dun sa top 4. Kasi, ang gusto ko dito, actually, T1, RSG, tsaka XE. Yun yung naano ko. Yun yung parang naiisip ko. Pero, yun nga, Talon and Polaris are also here, 'di ba, sa ating top 4. So, mukhang maganda. And ibig lang sabihin ito, Casey, competitive talaga yung ating C-Dota. Saka ito pa, the last remaining team, Polaris Esports, na 5, yung Pinoy. So, they will fight. Parang ano to? Yes. Parang SEA Games. Diba? Ah, oo, oo. Para sa kanila kasi sila na nga lang yung remaining 5 Pinoy na kasali dito. Well, may mga Pinoy naman sa ibang team, pero hindi naman yung full lineup. Madalang na tayo makakita niyan. And RSG, take note, dalawang team yung nakalaban nila full lineup na Pinoy. Kanina yung Sersha, ngayon naman Polaris Esports. Polaris natin talaga Esports maging Filipino na Slayer yung RSG. Maaari, Casey, maaaring ganun ang maging kwento.
No. Pero yung Talon fake Pinoy, nasa Pinas yung bootcamp eh. The fake Pinoy team. Di ba? The fake Pinoy. Pinoy. Pero syempre mga kaibigan, they're waiting doon nga sa ating grand finals at the moment. And right now, ang magtatapat na RSG versus Polaris, they'll be fighting for that lower bracket final spot to fight T1 sa Laglagan Action. Okay. So, ito, KC, sa may top lane, anong masasabi mo dito sa gantong klase ng matchup? Faceless, Void, and Tide. Medyo classic yan. Ngayon na lang ulit natin nakita. Di ba? Faceless, Void, and Tide. Well, I think Faceless, Void is gonna... medyo mag-struggle. Pero at least meron man siya ditong time walk to get out every time okay. na maging aggressive dito yung RSG. What's more important is itong ano, itong bottom lane. Si MKS nahirapan siya at the moment. 8 last hits, 1 denies. For sure. And alam mo yan, pagka yung carry mo nandito sa neutral, nagpupul, dito lumalaki. May mali. No? Nagkakaroon ng problema with regards pagdating sa pangharas. And medyo mahirap kasi bench pull. Dalawang melee sila dito and then may bench pull na katapat. Medyo mahihirapan so, siya, pero tombstone, kaya top ba? Top lane, iniwasan lang ni Tide yung tombstone. At saka makuna din kasi there's a potential save, always for Roger or Rogi. Sana Polaris daw ang manalo, sabi ng isang tropa natin dito sa YouTube. Guys, shoutout nga pala sa tropang YouTube dyan, pero Lelouch, nako po, hindi niya nabigyan nang order itong si Exiler na huwag kang lalapit, and that's gonna be the first blood brought to us by Rivalry. If you don't have an account sa Rivalry, mag-register na sa rivalry.com/luponwxc and do PM KuyaNic page if you have questions. Yep. And... Hello, KC? Naputol ata. Yes. Yeah. Tinitingnan ko kasi yung mga heroes ni Exiler. Always, okay. They are always prioritizing Batrider. And so far, this meta, ito talaga yung isa sa mga gusto mo lagi na ipick. Kompletong kasi siya eh. No, you have the farming tool. Pwede ka kumuha ng stacks. Pwede mo ma-dominate yung kalin mo kahit range and umiling. Pabilis umikot. First item travel. No, so, nasa kanya lahat. Parang mala Daniel Padilla. So far. Nasa'yo na ang lahat. Nasa'yo na talaga ang lahat, Batrider. Yes. Ang medyo, medyo crucial lang kasi kay Batrider. Pagka once may travel na siya, pag hindi naging aggressive yung team mo, hindi siya ganoon ka-effective kasi hindi naman all the time. Sa early, siguro maganda kumuha siya ng mga stacks, pero not all the time magre-rely siya sa stacks eh. Kailangan mo rin kumuha ng potential kill, gamitin yung lasso mo every time na available. Kasi ang problema dito, may swap kasi eh. So, tignan natin kung magiging effective yung lasso niya dito this time around. Pero nahihirap sa MKS. Aray! Binadislam si MKS! Talagang nanginig pa yung mukha niya doon. Buti at hindi siya dito natepok sa may bottom lane dahil good casualty or good kill yun para sa Polaris if ever mapunish nila laning pa lamang itong si Ursa. And alam mo yun, damang-dama niya na nga yung harassment. Pag napatay pa siya dito, mas malala. Diba? Totoo, pero MKS still mababangga na naman. Another body slam. Trample binigay, pero yung carapace nandun to stop his movement for a while. MKS on the other hand, papalagan, and that save is the magic missile stopping the heart of MKS, and Force will be able to escape that kind of commotion. And RSG, medyo behind-behind sila dito sa may bottom. Good play coming from Polaris. But si Natsumi din, nagiging maganda yung lane niya dito. Nakabawi siya in terms of the farm. Kanina nahihirapan siya kumuha ng last hits. Pero still, yun nga, sabi ko, magiging stable naman dito si Natsumi. There's not enough lockdown disables to kill that faces void early on. Makapag-time walkout lang lagi yan. And always dito sa game natin, it's so far sa qualifiers natin, pagdating ng 6 minutes, lahat ng support nandito na sa mid. No, they really want to secure the runes kasi doon talaga magdidikta kung paano lalaro yung mid player mo eh. Yes. No, pag nakakuha ng magandang rune, possible rotation agad. So mas mauna possible objective agad, no. Mas then mabibigyan mo kasi ng space damage. Yung iba mong core, 'di ba? Mas magaan
yung mga mangyayari na nalaro for your side lanes if ever na may maganda kang makuhang rune kasi nga makakadalaw ka kaagad dun sa lane na yon na nahihirapan. So tama. For supports, they really are prioritizing yung runes lagi. All of the supports dati phosphor lang yun nandyan. Ngayon even phos 5 talagang sumasama na just pero Casey hold that pero thought for a while. Savius, mapagtitripan kina Ledgard Laguna Blade nandun na. Pero yun nga pong damage na itong Sililush, kinapos. Dahil no follow-up skill other than that. Laguna. Pero mukhang gaganti na si ano dito. Mukhang gumaganti na si MKS dito. Pero kasi namatay siya ng isang beses. Malaking bagay yun. Kumbaga head start yon para kay Primal Beast. Habang mababa pa yung level ni Ursa. Kasi pag tumaas na yung overpower niyan. Pag tumaas na yung ano niyan. Mga skill points niya. Medyo mahihirapan na si Primal Beast. Kaya nang lumaban pumalag ni Ursa. But again, still, I think si Xiaoyu hindi naman niya masyadong kailangan na nakasama dito. Hindi na. Kahit nandiyan si Yuki, parang I don't think na mamamatay siya unless nandiyan si Lina to provide the magic damage at they are... Which is sa ngayon, hindi pa afford ni Lina pumunta sa ibang lane. Yep, that's right. Kasi medyo napipressure siya sa lane na meron against Batrider. Oo. Pero Carapace popped off. LSA nandun. Kaso biktima din si Lelouch noon ng Carapace. And that's gonna be the impale connecting for Lina. Lina! Grabe naman! Gamit na gamit yung kanyang Laguna Blade. Hindi man makapatay. Basta nagamit ko. Ayun na nga pong Soul Ray para mabuhay siya. Sabay bundol dito nitong si Primal Beast. But he's not that kind of a beast just yet. At itong si X-Learn together with RSG. Talaga namang palag-palag pa at walang katakot-takot. Sabay spray ng feed. Dito sa my mid. Grabe naman yun. And well played coming from RSG. They forced the rotation. Well, especially itong si Primal Beast na forcing rotation niya. And in that case, makakakaroon ng parang breathing space itong si MKS sa baba. Speaking of Primal Beast, si Exiler na naman. Oh. Oops! Yeah. Okay. Kinas niya agad para lang hindi matamaan. Pwede siyang mamatay doon. Lasso is available for Exiler. Tama. Siya mabigyan agad doon. Okay, alright. So, sa ngayon, KC, yun ngang RSG, they do have a bit of an advantage and kahit papano, nagkaroon na nga ng nakahinga na ng maluwag itong si Ursa kahit papaano dahil hindi na nga po siya tinambayan or binahayan nitong si Venge together with Primal Beast. No, kanina, hikahos talaga. And she's going for that Fury para makasabay sa farm and scaling. Hindi naman ito yung Ursa na hindi naman masyado nagmamadali sa game, no? As long as makuha niya yung mga items niya, okay lang. Kasi itong apat na heroes ito, they will provide the team fight early on. Kahit hindi kasama si Ursa, okay lang na hindi. Kasi may Ravage naman sila, may Lasso naman sila. They have the Mortimer's Kisses to do a lot of damage sa team fight. So, hindi naman masyadong kailangan laging present si MKS. Siguro ang pinaka-crucial lang dito na factor for MKS is to get the BKB as early as possible. Even yung mga resistance item, at least basta item na kaya mong mabuhay lang sa Chronosphere. Yep. Lina. Pero speaking of Speaking of Chronosphere, sino kaya yung magandang target dito na i-chrono ni Natsumi mamaya? Let's see, may mga items na, no? I think si Batrider talaga. Batrider talaga. And si Tidehunter, I think kailangan niya rin ma-shoot sa ano to? Sa Chronosphere. Sa Chrono. Kasi pag wala pang BKB, counter Ravage ka lang eh. Every time na magkukrono ka. Yep. Pwede ganun yung mangyari. Pwede lagi mabosset yung Chrono mo. Kaso, ang downside naman din for RSG, wala ka rin pang teamfight kasi wala ka rin Ravage. Walang Chrono yung kabila. Wala ka rin na lang. Totoo. Kung baga ano lang, magiging even lang kayo. Pero pabor yun sa inyo kasi hindi naman kayo ganun ka-reliant sa long cooldown. Diba? Whereas for Polaris, they need the Chrono, they need the Tombstone, the Laguna as well. So for RSG, kahit wala silang Ravage dito, there's a Batrider with the Lasso na pwedeng ma-utilize for a quick kill. Diba? Plus this Ursa with the damage. Yeah. But TBF, I'm quite surprised na nag-thread si Lelouch. Usually, yung Lina nagte-travel. Oo, nagte-travel para mas maganda yung ikot niya sa mapa. Pero eto, mukhang ini-aim niya na Wait. mag
maraming puna stats. To? I mean, the trample damage is there, pero that's gonna be the Kraken shell. Oo, ano mo ba? Ito parang ayoko. Ayoko? Punat eh. Kailangan mo si Lina. Patigas. Kasi kahit nandito nga si Lina, kahit Maliguna Blade yan, makakabato pa rin niya ng Ravage eh. Oo, aabutin at aabutin pa din talaga. Thunder's Toy to be utilized. Good magic missile, but the Impel is there. Laguna Blade binigay pa din mga kaibigan. There's gonna be the Chrono, but still a dead Savius. But Batrider will be traded. Nyx will be finished off as well in AU to secure that one. Yung killing spree na streak ay nabigay dito kay Natsumi, which is a good sign para sa Polaris kahit papaano. Wala na silang magawa sa top lane. Kumbaga pinapabayaan na lang nila si Tidehunter, speaking of yan. Pinapabayaan na lang nila dito kasi na-realize sila sobrang kunat niyan. Sayang oras nila mapatayin. If mapatay man nila yan, anong value makukuha nila doon? Parang wala namang masyado. So, iikot na lang. Lilipat na lang ng lane itong si Natsumi. And good! Pick off coming from Exiler. Siya yung sobrang kulit dito early on. And you have to stop that aggression coming from Exiler. Ayo, bakit ka naglalakad sa punuan? Walking-walking nga dito si Ayo, tamang exercise. Pero guys, habang wala pa pong kaganapan masyado, eh baka naman, hiniling namin na ma-share nyo yung ating live stream. This is just the game 1 of the lower bracket semifinals. Kaladkad dito nga sa Dry Dinosaur. And nako po, hindi na nga po natakot pa yung RSG dyan as that MKS rips down itong si Force. Lelouch tipping in, pero medyo ballsy. Ayun, inabot. Magic missile to mamakaso itong si Lelouch na buhay pa nakapaglaguna bago siya mamatay. Double kill for MKS. Natsumi trying to dive in. Ayun na nga ang kill. So, i-swap para kay Exiler and another K para dito kay Natsumi. So, 3-4-2 trade. Dalawang core para sa dalawang core. May bonus pang support ang Polaris. Pero mapapatanong ka kasi for RSG, is this what they really want na nangyayari sa game nila na si Xiaoyu yung pinaka nakakapag-farm and nabibigyan kahit papaano ng farm etong si Natsumi? If you look at the net worth, Natsumi is really having a good time farming Crazy Rich Asian items, slashes, farming some heroes with the Chronosphere, with the rotation na meron din siya. Ito ba talaga yung gusto ng RSG? Or pwedeng mag-iba sila ng plano dito, hayaan mo na lang si Xiaoyu naman yung sumama, and si Batrider naman yung magpa-item, no? And I think yun yung gagawin na ulit. Plan B naman for RSG. Okay. Get Xiaoyu on teamfight kasi nakakatakot. Sobrang kunat niyan. Mahihirapan mag-isip yung Polaris kung paano papatayin. Ravage is available. Yun palang threat ng Ravage eh. Para mapapa-atras ka na talaga. Mapapaisip ka kung lalaban ka ba dito for RSG. So, plan B is to get Xiaoyu present on teamfight and hayaan yung muna si Batrider makakuha muna at least ng dagger or BKB or kung ano man yung first item ni Batrider. Masyado and while well, that's happening, Casey, itong si Tidehunter, kumukuha na nga ng dagger niya in the process, which is at the moment, meron na ata on the way na. And for Ursa, is already at his Fury, so pwede nang makapag-farm ng manawag itong si Ursa, makahabol sa farm ni Natsumi. Pero I think Chronosphere is available, Laguna Blade as well, so pwede silang kumuha ng kahit sinong pick off dito. As long as present si Lina lagi. They're going bottom, pero sabihin na natin kasi na hindi pa naka-setup dito yung Polaris. That's why RSG, ballsy pa dito para mag-sitipi lahat sa may ibaba. So, pwede tayong magkaroon ng big fight on this bottom lane. Ursa and itong si Nyx pwedeng humabol kung sakaling may TP sila dyan. Pero, maiispata na nga nila na ma-warded on this area. Roger will be dewarding that one. So, Polaris, medyo may ilang sila dyan kasi napansin na nila, okay, meron na nakasteady dito, wala tayong makita sa mapa. Meaning to say, they are going to fight. That's gonna be the pulverized towards Ursa. That Chronos available, pero kailanganin ba yun? Time walk in, sabay hambalos sa muka ni MKS and Natsumi is now dominating. Yeah, tama ka dyan. Okay, as we speak, may kasabay din pala to, JB, ha? Sobrang ganda rin nung laban na yun. Western no, Europe. Poppy versus Kuroki once again. So, check nyo na po yan sa YouTube and sa Facebook. Double-sync tayo. Pero anyway, as we speak. Dumura kay Sabius. Tipi naman dito sa mukha nitong si Snapfire. Itong si Sabius. Si Kuya Mumforce. Actually, that's gonna be Lelouch.
Securing a kill with that Laguna Blade pero mukhang madadalin na din siya dito ngayon. Sabay kaladkad dito nga kay Lina. Nasusunog na itong si Lelouch. That's gonna be a kill for Rexilern. And 2 for 1 naman magiging trade-off doon. Not that great for the side of Polaris. Pero Force, mag-clear out na lang ng wave on this bottom. And of course, there's still Ravage. So, pwede pa talaga lumaban yung side ng RSG dito. Pero they need to be careful. Into the magic missile. They will go in. Babaragin nila dito ngayon yung napaka-junat na Tidehunter. Anong kunat-kunat? Walang makunat sa apat. Wala kung mapasok. Kasi alam mo naman natin yung bash naman ni ano. Yung bash naman ni Faces Void. Magic naman yan eh. Yeah. So, yun naman yung binabayaran dun. Pumasok na pumasok yung bash. Pero tinatry ni MKS kumuha ng Roshan. But I think now is not the time to get the Roshan. Fury pa lang yung meron siyang item. And yan yung item na pang Roshan. Usually mask and then a defuse or dagger. Yan. You have to take the stacks. So you have Fury, you have the capability to do so. Pero ang yaman ni ano, ang yaman ni Natsu niya. He's about to pick up his BKB. And dahil dun sa item choice na yun, ibig sabihin gusto niya talagang lumaban ng lumaban with the timing that they have. Regardless kung may chrono sila o wala. Kasi mataas pa din yung kill potential ng Polaris. With Force on that pulverize, 30 seconds. Guys, hello? Napakabilis pumatay. Gusto ba nila to? Uproar? Dive? The swap save by Sabius. May swap Sabius. Kasi. Okay, may swap pala si Sabius pang pakalma. It's always a good thing na may pang swap or may pang save talaga dito lagi yung Polaris unlike unlike RSG, no? In order for to get that save, kailangan muna magkaroon ng aganim scepter. Ang daming condition. Si Snapfire, pero malalaso ba ito? Oh, LSA yan doon. Pero Ravage committed. There's gonna be the Chrono into 3. But wait, walang da-damage. Itong si Batrider na lang binigyan. Kaya madali lang naman yung pagkakuha dyan. Yung Carapace nandun na. Tombstone nila pagpa. Pero ito na nga po yung heal kay Natsumi. Xiao Bonbon na dali na doon sa may mid. And Natsumi naka-mega kill na dito ngayon. And that is Polaris taking 2 on the mid. Yes, taking 2 out of that team fight and lamang pa rin. Remember, si Natsumi naman dito yung mahalagang hero eh. Oo. So, and for Natsumi, he's always present every time may mga valuable kill na pwedeng makuha. And siya lagi nakakakuha, no? That's why sobrang yaman ni Natsumi dito sa ngayon. Though si MKS nakakahabol siya sa farm, but take note, this is Void. Medyo mahihirapan si MKS pagka naunahan siya lagi ng Chrono without the Aghanim Scepter. Sobrang tagal pa na niya mai-invest yun. Oh, vision. And they are aiming for that Roshan. Wala kayong Ravage! Wala kayong Ravage! Ay na ngayon, Laguna, binigay pa sabay kaladkad dito ngayon sa may dinosaur. Anong kinakatakot namin dyan, Sabius? Mabaibigyan natin dito ngayon. Batrider, naghahanap dito ng Primal Beast na pa-BKB. Sabay apak sa muka. At eto namang si Roger ang mukhang mabibigyan. Time walk in by Natsumi. He popped off his BKB way too early. Pero without this bat and snap, yun ngang Polaris might take this Roshan ng walang sasagabal. May mga kukulit, may mga susubok, pero mukhang mabibigyan din naman, pumila lang kayo, pero eto na nga, they will delay yung pagkuha dito ng Polaris. Pero Natsumi, matitinag ba? Babalik na siya dito ngayon. They're now going for this one. Wala kasing Ravage, kaya sobrang tapang ng Polaris. Force back in action. Aegis madadampot na ni Natsumi. Pwede pang kumuha ng isa pang kill. Shaoyu, pumila pa mga kaibigan. Ito na. Pila-pila lang lahat mabibigyan. Cookie papasok. That's gonna be the setup coming from Nyx. Lelouch will fall. Sabius magiging next target dito ngayon ng RSG. Exiler naman pupunta dito ngayon kay AU while Natsumi with the time dilation to slow them for a bit. Pero Ayu, mabibigyan ba dito? Nagbitaw muna ng Tombstone bago siya mawala. Double kill for MKS pero nanagasa na nga dito ngayon itong si Primal Beast. The buyback for Undying para makapalag. Pero ito na nga ang si Ursa, binalagbag, kinalampag. At etong si Roger, mabubuhay pa mga kaibigan. Natsumi, sobrang tagal sa laban. 1v1 with the Great One. That's gonna be the time walk in. Pero nako po, mapapasama pa siya. Aegis maagang nakumit. Ang kaso lang, paubos na yung RSG. Exerlearn, buti na kadadadadagger out dito ngayon dahil kung hindi talagang leeg ang tama dito ng RSG and that Rosh kill was brought to us by Vortex PC.
Yung. Grabe, sobrang haba ng team fight natin doon at in the end, no, in the end si Natsumi lang ulit yung nakakuha ng sobrang daming value out of that team fight. And the MKS, they tried to, the rest of RGT, they tried to fight even with AGs, pero hindi pa kasi sapat eh. No, you have to wait for that, for that Ravage, you have to wait for that Mortimer's Kisses for you to have a very good team fight. Kaso again, ang hirap lumaban with the AGs, with and alam mo yung factor doon kung ba't sila na medyo nataas yung team fight, yung RSG umabot yung BKB ni ano, ni Force. Kanina one hit na lang siya eh. Kaya din umakit si Exiler, pero again, so much has happened. But in the end, makakuha pa rin ng advantage is yung side ng Polaris. Na pop yung Aegis mo, yes. But for X, for RSG, still, di pa rin sila takot umangat sa teamfight. Kasi yun naman, yung, ano naman nila eh. Yung hero naman nila is very good at pick-offs. You have the Lasso, you have the Mortimer's Kisses, you have the Ravia, you have Nyx. Kaso ang problema, compromise na yung smoke attempt nila dito. Alam naman ang Polaris, so they need to get back, they need to reset, regroup at least. Dahil Polaris na naman, Polaris naman yung a-atake, Polaris naman yung mag-smoke. Eh, kita mo naman ultis nila, available na naman sa tinagal-tigal nung laban na yun. Eh, pwede pang mag-chrono, pwede pang makahuli ng Asi. Wala man silang Aegis dito, KC. With that hand of Midas pick up by Natsumi, they can get another one. Roger, makukulong. Meron naman siyang cookie, pero swap nandun na. And that's gonna be Force getting Roger. It's just a support, pero for Polaris, it's important para makip nila yung kanilang momentum. Yep, and speaking of momentum, no, medyo bumabaksak yung momentum na meron for RSG. Failed attempt on that smokes, and yun dun yung lakas nila eh. Yung attempt na smoke, attempt ng pick-offs, pero nauunahan sila ng Polaris lagi, or kung hindi man nauunahan, napabasa ng Polaris kung ano yung gustong gawin ng RSG dito. So very good read coming from Polaris Esports. And Polaris Esports, knowing na mataas na yung chance maka-pick off yung RSG, hindi sila Uy, sila inasihan. Pero AC, wait lang daw. Na, nagagalit na yung Polaris. Ayun. Speaking of, no, JB, hindi nga sila magkakalayo-layo eh. Lagi sila magkakalapit lang din dito, JB, for them, kasi they know na so if ever na may ma-pick off ngayong RSG, pwede silang makakambak dito kasi Roshan is always there, no? Pagka respawn ng second Roshan later on, pumick off ng pumick off yung RSG, pwede pa silang malugi dito. So hindi nila hayaan na mabigyan ng opportunity yung RSG na magawa yun. Tsaka ang bilis mag Roshan ni Ursa. Kung tutusin natin, yan talaga yung pinaka lifeline niya na not that great. Kumbaga, kung wala ka namang item, baliwala din yung Aegis kahit gaano ka mabilis mo makuha. Pero syempre, an advantage is an advantage. And the RSG needs one right now. Kasi sobrang even ng game. And ayaw mo, kung Ursa ka, gusto mo lumalamang ka eh. Diba? Lalo na, Faceless Void ang kamatchup mo. Yep, at 14 and 19. Sobrang dikit ng laban natin dito ngayon. It only matters on one team fight. For the side of RSG, they need to have that good Ravage na ma-caught off guard itong si Natsumi, kasi they do have the capability to shut down the Void, the Faceless Void. Ang problema, mauuna kaya. Kasi kanina ko pa nakikita nagda-dagger in si Exiler, at wala nangyari ngayon. Magda-dagger in si Exiler, and then hindi niya malalaso, wala rin namang follow-up to do that, and then ang ending, makakatipi lang yung the rest of Polaris Esports, and boss na agad yung side ng RSG. Ngayon naman, Polaris, gusto nga nila ditong mag-item muna, but right now, RSG with this BKB, they might push or they might force an issue given nga na pwede nang lumaban itong si Batrider nang wala siya masyadong iniintindi. Hindi siya easy target unless makorono siya dito. Diba? Pero as long as hindi present si Lina, kapag nagkrono, wala siya gaanong problema. Di kasi ganun kakapal yung damage ng Faceless Void kung tutusin mo. Yung item choice kasi niya dito, Midas, tapos naka, ano lang siya, naka BKB. So hindi pa ganun kasolido yung kada hampas niya. And at going the moment, for the Lincoln. Going for the Lincoln pa.
Mm-hmm. Di pwedeng malaso siya dito kasi yun lang talaga din yung papatay sa kanya. After that Ravage, kung maunahan man, let's say, yung BEB niya, yeah, yung laso kasi nandyan eh. And if you have Lincolns, hindi kayang gawin ng RSG na ma-shutdown yung side na, I mean si Natsumi, so well played for getting the Lincolns. And I think meron naman siya ditong parang kasama na dumamage, which is Selena. So, hindi naman ganun ka-problema kung yes, kumuha siya ng kailangan lang ni Faceless item. Void tumagal dito, Casey. Sabihin natin, hindi ganun ka-kapal yung kadahampas niya, unlike this Ursa. Kung sakali man matagal siyang maghahampas, mas mataas yung chance na ma-disable na dito itong si Ursa. And that's the main goal of Natsumi. Kita mo, purely defensive item, BKB and Lincolns, pinagsunod niya dito. Alam niya yung takot na nabubuo pagkaharap niya yung RSG. Pero Shao Bonbon, kailangan mo matakot dito sa dinosaur na to. Yeah, and yung dinosaur na yan, nakakatakot talaga kasi kung iisipin mo, sobrang bilis sa mga cooldown talaga ng hero na yan. Yung pulverize niya, ilang segundo lang, halos 30 seconds lang. And for Force, and for the rest of Polaris, kaya nilang lumaban lagi. Hindi naman, plus factor siguro kung may makuha ka talaga na sobrang gandang Chronosphere dito. But even without Chronosphere, basta present sila lahat sa teamfight, I think okay lang eh. Wag lang talaga sila maunahan ng Ravage si Xiaoyu. Yun yung pinaka-deadly na pwedeng mangyari sa kanila. Ravage, si Lina. Si Lina yung key ng Polaris sa ngayon. Siya talaga yung main damage dealer nila. Bukod dito nga kay Primal Beast sa ngayon. Kasi syempre, yung damage talaga ni Lina, magical, physical, na andun eh. Na point out na natin to, draft pa lang. So, goods na goods for Polaris kung sakaling matuloy-tuloy nila yung ganito klase ng momentum. That's true. But we'll see, no? I think for Polaris, they wanted that smoke of the seed. But I think for RSG, they already know na pwedeng mag-smoke or nakita nila nag-smoke yung Polaris dito. Pero mabanggi nila to, they do have the Ravage. They do have the skills to get that team fight. Okay. Uunahin yung taga-save. Pero yun ang si Savius. Mabibigyan din naman dito ngayon ng Ravage sa muka. Patay na siya dito. Pero si Shao Bonbon ginugo ni Force 1v1 with the Great One. Nakapag-garap is tumagal pa. Pero Chrono para kay Ursa and Lina kasama. Kaya walang damage doon. Lelouch maglalaho. Link kinagamit. At ito naman po ngayon. Si Force nang balagbag ng usog. Si MKS naglaho na nga doon. And that's gonna be Batrider with the Firefly. Natsumi. Time walk in. Buhay pa rin siya dito ngayon, pero Shao Bonbon dealing tons of disable, and Polaris is not expecting this at all. Forces alone, he will try to get one. That's a double for the Primal Beast. Polaris, wala silang mga buyback para matulungan si Force. May uproar, sabay trample, pero nasunog na nga dito ngayon itong dinosaur. Double kill para kay Exilearn and RSG. Sweeping Polaris doon sa Roshan attempt nila. What a nice play! I mean, there's a lot of damage coming from that Snapfire. And Shao Bonbon, sobrang dami niya nagawa doon sa teamfight na yun. Sobrang dami niyang ginawa. Kita mo naman, kinuha niya yung agi coming from Force. Diba? Kita mo yan, no? Siya lang, 1v1 sila dyan habang naglalaban sa baba yung the rest of their teammates. Kaso, ang problema dito, medyo hindi na gano'n nasulit ni Natsumi yung Chronosphere. They do manage to get MKS. But again, bumalik sa teamfight si Shao Bonbon. And again, Roger on point yung pagbitaw niya ng mga skills din dito na patagal pa yung teamfight. Look at that stun. Very beautiful stun and very beautiful the cookie. And then again, the scatter blast dealing a lot of damage. And then, ang option nito na without MKS, di na nila kayang pumalag. Kasi imagine, sinong magdi-deal ng damage? Pero nakalimutan ko, pwede rin pala mag-deal ng damage si Snapfire doon. Ano yun na? Suntok sa buwan yung nangyari na teamfight na yun for the side of RSG. Kung hindi tumama yung mga skill ng mga supports na yun, ubos din yung RSG. Pero ano na kasi sila eh, kampante na sila, walang Chrono, wala si Lina. So hindi naman na din ganun ka problema yung mga natitira. Kaya RSG very confident on that one since outnumbered nila yung Polaris. So good calculation dito sa sitwasyon. Pero mga kaibigan sa Bonbon, naghahanap na naman ng kanilang mabibiktima.
Naka-ulti siya ngayon. Yep. Pero walang wards yung Polaris Shabonbon, grabe tong... alam mo, doon sa mga... Kanina doon sa Sir siya, Shabonbon, I think nag-dix din siya. And then sobrang ganda ng mga bitawan ng skills din niya. Now mm-hmm. he's showcasing that once again. So, Shabonbon, kita assassin. Mo naman o... Bago siya umakyat, nag-arapace muna siya just to be sure na pag may tao doon, pwede siya makawala, dagger out lang. But again, JD Roshan is available. They do have the ravage for the side of RSG. They could fight in this rush pit. Pero ang magiging tanong... Yung next assassin, KC, 100% win rate para sa RSG. Para sa side ng RSG. That's right. That's what I'm talking ginamit. About. Shabonbon. But sobrang nakakailang to for the side of Polaris ha. May Ravage, may Mortimer Skeezes. They do have the Chronosphere, pero kasi nasa loob ka ng Rosh Pit eh. Your face is void, nasa loob ka ng Rosh Pit. Hindi ka masyadong makakabuelo ng Chronosphere mo once na ikaw yung mabitawan ng Ravage. So I think out muna sila dun sa gusto nila mag-Roshan and they have to wait for RSG to commit their skills no at mag-fail bago sila mag-Roshan. Ayan. So ngayon, KC, magsusmoke na nga yung RSG. Polaris naman dito, nakagroup up din sila since yan yung most effective way para pumalag. Kasi hindi naman din nila kaya makasolo eh. Faceless Void, walang damage. They need each and everyone para manlaban. Shabonbon got deleted already. Pero eh, yung sasama dyan. So that's gonna be a trade-off. Buyback agad. Pero, kung dito lalaban yung RSG, madaling makakahabol si Undying. So chillax muna ang RSG. Knowing they force the buyback of Undying, hindi natin kailangan magmadali. At wala naman tayong hinahabol dito. We still have the advantage and RSG knows that for a fact. Sabihin natin, alamang sa kills yung Polaris, pero RSG, ang hirap na nilang mapatay sa ngayon, truth be told. And nailang din both teams. So as well as you are actually... dito, gusto talaga nilang present lagi si Shabonbon. Kasi kita mo naman yung impact na ginagawa ni Shabonbon. Hindi lang isa yung natatamaan niya lagi ng stuns. And then yung carapace din niya, pwede ma-cut off guard yung side ng Polaris Esports. They just have to wait for next assassin before they can commit their all of their skills. Pero for Polaris, they really want this Aegis. High risk, high reward, yes. Pero kung maging worth it naman to for the side of RSG, wala naman problema, maunahan lang nila ng BKB. Teka, yung Tide malapit. Medyo malayo. May dagger malayo, to. Actually, malayo. Nagka-vision. Naku, dumagger sa may Ravage sa mukha. Pero buti na lang nadampot kagad dito nitong si Natsumi yung Aegis. They will try to go in. Shabonbon will be targeted. That's gonna be the pulverize and Shabonbon is gone. Time walk in towards Shaoyu. Sabay kaladkad naman dito ngayon kay Primal Beast pero babalik sila dyan para isalba si Tropa. Yun na nga yung Chrono na huli na dito ngayon itong si Snapfire. There's Lina dishing out the damage and MKS will be targeted. BKBs will be out. Ito na nga si Batrider abuti nakapag-bash pa pero may buyback sa side ng RSG. That's why Polaris will have to bail out for a while. Wala na silang mga BKBs na maibabato pero papalag pa din naman dito ngayon yung RSG. Talaga namang bakbakan kung bakbakan at ayaw magpatalo ng mga to kahit walang Chrono. Lalaban naman kami EDG sabay MKS tumalon sa likod pero nagkamali ka doon. And eto namang si Natsumi talagang tuloy-tuloy with force. They wanna go towards Shaoyu. There's that beautiful kill para kay Force and that's a double for the Primal Beast and another rush kill brought to us by Vortex. Casey, grabe yung laban. Hindi ko alam, two committed their buybacks and then dieback pa si Shabonbon. Ang hirap kasi talaga mag-commit ng teamfight pagka wala kayong Ravage. Commit na dito yung Ravage, akala ko nga makukuha ni Shaoyu pero for Polaris, they are ready for that disaster. And actually, di pa nga nag-BKB dun si Natsumi, diba? Talaga lang nadampot niya. And yes. Ang hirap to teamfight if there's no Ravage for RSG. And again, si MKS dito, sumad siya sa Chronosphere. Though, hindi naman namatay under the Chronosphere kapag BKB. Pero kasi konti na lang yung buhay ni MKS dito. And without MKS, there's no damage. Yun yung sinasabi ko kanina. Ayaw, nagulat kasi nanalo yung RSG sa teamfight na yun. And tinatry ulit nila lumaban even without MKS dito. Tumalon si MKS dito pero hindi niya masyadong natansya yung ano niya. Yung... yung kanyang buhay. Ayan, wala, nagulat siya sa Laguna. Tumalon siya sa tatlo.
Nagulat siya sa Laguna and hindi naman nila inaasahan na lalaban si Natsumi regardless of that Chronosphere on cooldown. Talagang, kita mo kung gaano ka, tawag nyo, ka-aktibo, ka-agresibo yung Polaris sa game natin. Natsumi would wanna go for another one. Time dilation towards MKS. May Aegis pa kaya sobrang tapang. Pero 3v1 atay. Medyo may kalayuan dito sa Lina. BKB, ginamit Cookie. Para nga makatakas si Shao Bonbon. Pero aabutin pa din siya dito. Netong Laguna. Mortimer's Kisses. Aabutin dito ngayon. Netong si Faceless George. Nag-ravage. Sa wala. Nakalagad si Primal Beast. Pero Shao Bonbon na wala na. And that's gonna be the Chronosphere for Snapfire alone. He will be finished off there. 2-for-1. And sumama pa si MKS. What? And ako po! Total disaster for RSG. And look at Polaris. They are putting off a great show dito sa ating game 1. Mm-hmm. Polaris doing a great job kiting Ursa. And ito yung worried ako. Oh, no. Nakita ko yung Ursa na to. The damage is everything! Leeg, tama, Casey! Learn! Leeg, ang tama! Exiler dun. Every time na hawag na tong Batrider, it's usually the opposite. Ang nakikita ko lagi, nagdo-dominate lagi yung RSG. Pero again, Polaris, they are quite ready for that Batrider pick. And Natsumi, I think kung hindi naman ganun kaganda yung naging early ni Natsumi, hindi ganito yung magiging outcome ng laro ng Polaris. And again, yung Ravage, kasi kailangan mo laging patamain eh. And kanina yung last na Ravage, wala namang kinamaan. And then sobrang naging disaster yun para sa kanila. Hindi makaka-free hit si Ursa without the Ravage. Yes. And Ursa? Again. Hindi ko nakikita talaga kasi na nakakalaso ng maayos si Exiler dito. It's getting out of hand yung nangyayari for RSG. Na parang hindi na nila pagkoconnect-connect yung mga skills nila dito. And they need to. Hindi maka-free si MKS dito. And again, for Polaris, hindi siguro dahil sa hindi lang makonnect na RSG. It's just that for Polaris, yun nga, they are doing great when it comes to guiding MKS. Tsaka ang ginagawa kasi ng Polaris dito, Casey, nag-stick around lang sila eh. Ngayon, naka-disperse sila sa mapa kasi kumukuha sila ng item and wala silang planong lumaban kapag ginagawa nila yan, but they are grouping up like this kapag gusto nilang humanap ng mabibiktima. Sipin mo, kakawala lang ng Aegis pero sila pa yung nagpapalan ng lumaban. Ganun sila ka-confident na makakakuha sila dito ng magandang kill. Yeah, but you don't want to give their last vision. He's not expecting that one. Yun na nga yung last one para kay Primal Beast. Ikikliff dito si Force. Pero ayun na nga, naku po, pinagbag yung muka dito nitong si Tidehunter. And ganun lang naglaho yung offlane ng RSG. Force will be out in a bit. Pero bago yun, Deward muna. Diba? Grabe yung ginagawa ng Polaris dito sa ngayon. Na sobrang yaman ni Vengeful dito. Aghanim Scepter. Nakapag-provide siya ng Aghanim Scepter. Sa bagay, siya naman yung kasama din ni Primal Beast kanina. And hindi naman din ganun kapangit yung naging lane nila dito. They are attempting for the high ground. Mabilis to. Lina plus Faces Void. What can they do without Tidehunter? Yun ang magiging tanong mo. Wala naman sila ditong Gavala that could stop yung pag-push ng side ng Polaris Esports dito. Chabonbon will try Casey, to kaya aabutin, ha? Pero nakapag-swap. Safe. Ravage. Inabot pa din naman. Yun na nga po yung tendril binigay na ka-BKB. Sabay papalag itong si MKS. Hindi na makahampas ni Laguna sa muka. And that's gonna be Tidehunter. Dieback. Snapfire. Gone. Batrider. Susunod pa dito ngayon. Nilista na dito ngayon ng Polaris. And that's the checklist. Check ka talaga dito ngayon sa game number 1. And itong RSG mukhang mag-GG na, and there we have it. Game 1 goes to Polaris with a very convincing fashion. What a nice game. GG. Indeed, a nice game coming from Polaris. And they are always ready for that Batrider. And then, at some point, kita natin yung side ng RSG. Lumamang naman eh. Ang yaman ni Xiaoyu nung una.
MKS, maaari niya nakuha yung Fury niya. But again, it all goes down na pinabayaan nila talaga si Natsumi na ganito yung maging laro. Usually si Natsumi ganyan talaga every time na lalamang siya ng early. Ang hirap niya nang i-punish sa mid game eh. Hindi na siya yung tipo na mapipitas ganyan or magpapabaya, magkakaroon ng error. Hindi naman ganun si Natsumi, no. Si MKS may mga times na sobrang lalim niya sa lane, napipitas siya, and doon lumamang yung side dito ng Polaris, and again the team fight. So Polaris just proved na they know how to kite to Ursa. They know how to play against Batrider. Yep. And that's it. The item choice is on point as well, and I think for the next game kailangan may iban sila dito na either Primal Beast siguro. Talaga? Oo, yun talaga yung pinaka nagpakitang gilas dito sa ating game number one. Kaya tuloy-tuloy din yung performance dito nitong si Natsumi. And overall, that was a great performance mula dito sa Polaris. Tignan natin kung game 2, ganito pa rin ba yung kanilang magiging performance up against RSG, or will RSG be able to force a game 3 out of this series? Relax lang kayo mga kaibigan, pero maya-mayang unti, magbabalik ang KuyaNic para sa ating broadcast. Pero chillax muna kayo, meron tayo sisilipin dito sa glit. Meron ba tayo dyan direct? Ha? Ay, merong MVP. Yan, ang kagandahan. Pakita tayo. Sino kaya maging MVP? Sino ba ang MVP dito? Natin si Natsumi dito? Natsumi yung pinaka naging MVP dito. Very consistent when it comes on the laning phase. No? Hindi siya nabigyan dun sa taas. And maaga rin kasing iniwan. Ito, naging 1v1 sila ni Xiaoyu. Though both nakapag-farm, pero again, for Natsumi, ang ganda rin nung ginagawa niya na lagi siyang sumasama every time na present yung Chronosphere niya. So, well played and for that player. Well played indeed. Pero syempre, as we've said, game 1 pa lang to. We're going for the game 2 next up. So, relax muna kayo dyan. We'll be back in a bit.